napatigil ang pag-scroll down ko ng phone nang mapanood ko ang video na ito. Hindi ko na matandaan ang name ni ma'am pero sobrang natouch ako sa mga sinabi niya. Panoorin po natin ang kanyang video at pakinggan ang kanyang saloobin tungkol sa pagiging content creator. Akala nila may something na ganun ba talaga ang nagre-reads? Tapos nakikita nila, sumasayap ako, kumakanta, minsan natatawa at nagdadrama. Hindi nila alam. Drama lang natin yung sa reels, diba? Pero bakit ang akala nila ay may something na tayo? Ngayon, gusto ko magpaalam sa inyo, pero ang bigat, di ko kaya. Malinaw ang kanyang katanungan na may something ba talaga ang pag-reels? Ganun ba talaga yon? Para po sa opinion ko ay napakalaking katanungan yan na may mga paliwanag. Marahil ay nakakatanggap siya ng bad judgment sa kanyang mga ginagawang content. Sa totoo lang, hindi biro ang maging content creator. Napakalaking responsibilidad ito dahil napapanood, naririnig at nakikita tayo ng mga viewers sa social media. Pero para sa akin po ma'am, may mga factors din tayo na pwede i-consider kung bakit minsan ay hindi sumasang-ayon ang mga mahal natin sa buhay na maging content creator. Una, takot sila na baka hindi tayo mag-successful sa ginagawa natin at ayaw nila tayong masaktan. Pangalawa, mahal nila tayo dahil nag-worry sila sa ating kalusugan. Di ba po ba, madalas kasi tayo nagpupuyat para makagawa ng reels. Pangatlo, baka hindi na natin nagagampanan ang mga gawaing bahay natin at mas napaprioritize ang pag-reels. Namimisin na nila siguro ang presensya natin. Para po sa akin, huwag natin gawing negatibo ang lahat ng bagay bagus mas ma-challenge tayo na ipakita na okay lang tayo at okay na okay tayo. Maging inspirasyon nila tayo sa ating mga ginagawang reels na may kalidad at may kapupulutan ng aral. Kaya siguro ayusin lang natin ang mga priorities natin bago gumawa ng content at baka mas marami pa tayong maisip at makagawa ng quality videos. Ako ay sumusuporta po sa iyo ma'am. Kung ano man ang iyong desisyon ay support kami sa iyo. God bless you.